Hindi ko maintindihan kung bakit yung mali lang ang nakikita. Pero yung mga tama na nagawa ko nung mga nakaraan, nalilip sila, nakalimutan nila. Paano nagalit sa akin si Julia nga, di ba? Oh. Dahil bakit daw nagpa-interview pa ako, di ba? Parang ang defense ko sa kanya noon at yung paliwanag ko. Sabi ko, Joy, almost 80 or 90% ng questions na itinanong mo sa akin doon sa vlog mo, halos pareho nung question and answer na ginawa namin ni OG Diaz. Oh. So sabi ko, huwag kang magtampo, dapat panuurin mo muna ng buo. Tapos pinaliwanag ko rin sa kanya na actually, kung papanuurin mo siya, nag-apologize na nga ako sa'yo. Nag-apologize din ako kay Gerard. Di ba? Naalala ko, sabi ko kung minasabi ako kay Gerard na medyo offensive. Siyempre, dinidepensahan ko si Julie kasi hindi ko alam naman kung sila pa ni Bea o wala na ba sila ni Bea. Kaya ganun akong magsalita noong time na yun. Pero nung nalaman ko naman na talagang mahal mo yung anak ko, kaya nag-apologize ako noon. Kaya lang yung part na yun, hindi na nila napanood, diba? Dahil pinasabi ko sa'yo, huwag mo nang ilabas. Kay Marjorie, at dahil tatay rin ako, nararamdaman kita na nami-miss ni Dennis ito. Yes. Tapos sinatag mo pa. Kaya naman, kaya lang, it's my way of showing my love, showing my sincerity na anak ko pa rin kayo. Kahit na hindi nyo ako nakakausap, o kumitang po kayo sa akin, yung araw ng birthday, babatiin ko kayo. Christmas, babatiin ko yun. New Year, Valentine's Day, syempre yung mga importanteng okasyon, babatiin ko kayo dyan. Kasi para sa akin, hindi ko pwede makalimutan. Oo. Sometimes, nagtataka nga ako kapag tinatag ko, parang hindi tumatalag. Kasi sabi ko, hindi ko ako kasi alam kung nalalaman ba kung nakablock ka o hindi. Kasi pag tinatag ko, parang pumapasok naman, nagkukulay blue eh. Tinatag ko sila pero actually hindi ko alam kung nakukuha nila yun o happy na ako na nababasa nila yun. At least alam nila na I remember them on those special days. Wala, masakit lang pero nasanay ka na rin. Saka sabi ko, mahaba pa naman ang panahon, baka kaku sa susunod na taon, sa susunod na mga araw, baka magkaroon ng pagbabago. Lagi akong hoping. May nakuha nga ako, di ba, parang saying na, di ba, you should be happy with imperfections. Kasi kung makikita mo rin sa imperfection ng buhay, eh, puro kalungkutan. Eh, habang buhay ka nang malungkot dahil wala namang perfect sa buhay. Yung find happiness dun sa imperfection na yun. Dahil may ibang parte naman ng buhay na pwede mong i-enjoy. Tsaka nakikita ko naman na masaya naman sila sa life nila. So, masaya naman ako. Eh sa akin naman, makita ko sila na successful sila sa career. Wala silang sakit. Yun na yun. Yun na yung happiness ko. Although hindi ako nakakakuha ng reply. Tatay. Pagtatay. Ganun yun. Masakit. Naalala ko nga sabi ng tatay ko nung araw, bata pa kami nung siguro elementary pa lang ako, grade 6. Sabi ni tatay sa akin, kayong mga bata, kayong mga anak, kayo matitiis nyo kami. Pero kami, hindi namin kayo matitiis. Nung elementary ako, hindi ko naintindihan yun. Parang baduy na baduy ako nung time na sinabi yun. Parang, ito naman, ano ba yun? Tapos nung naging magulang ako, tapos nagkaroon na ako ng mga ganito klaseng experience, dun ko naramdaman na kahit pala matiis ka ng anak mo, hindi mo sila matitiis. Kasi mahal mo eh. At saka, nagminong ako dun sa mga anak ni Claudine. Pag yakap sa akin ni Claudine, parang feeling ko parang nayakap ko na rin si Julia. Parang ganun. I mean, alam mo yan. Nung mga bata sila Julia saka si Claudia, kala mo nanay nila yan. Di ba si Claudine? Totoo, totoo. Sobra, parang nanay ni Ren. Nagulat ako dun sa reply sa akin ni Claudine actually. Kasi nung nakita ko nag-graduate na si Sabina at si Santino, hindi ko natiis na hindi batiin yung mga bata. Kasi nung maliliit pa naman niya, siyempre, naging parte rin sila ng buhay ko nung bata pa sila. Bumati ako, sabi ko, congrats mga anak. Yun lang ang sinabi ko. Tapos sinagot ni Claudine. Tapos after nun, sabi ko kay Claudine, alam ko magiging magaling kang nanay kasi nung maliliit pa sila yung mga bata, para ka na rin nilang nanay. Na ikaw lagi nagpupuno kapag may kulang, sabi ko. So yun, tiniis ko. Bibigay ako eh. Kaya iniwas ko na lang. Oh, especially that house. Kasi naalala ko sila Julia. Tumatakbo dun eh. Isi-swimming dun. Naalala ko silang mga bata pa sila. Doon sa dulo ng aking buhay, gagawin ko yun. Kasi wala namang mawawala sa akin. Napapagod pag ang pinag-uusapan mga anak. Lalo ngayon, di ba? Maliit na effort na lang sa atin yun dahil buti na lang may social media. Kasi kung nagkataon na walang texting o walang social media, walang ganyang klaseng platform, love letter yan. Sulat yan. Gagawin ko pa rin. Gagawa ako ng greeting card, padadala ko. Kung di ko mapapadala sa bahay nila, I will look for a person na tao na malapit sa kanila o kaibigan o kamag-anak na pwede mag-abot sa kanila. Natindihan mo ba?
Ginagawa ko naman. Actually, meron akong nakahandang regalo nung March 10 pa, nung birthday ni Julia. Hindi ko alam pa paano padadala. So, I called up yung isang common friend namin. Sabi ko, baka pwede kong padala sa bahay ni Julia yung gift ko nung araw nung birthday, March 10. Ang sabi ni Marjorie doon sa common friend namin na wala daw tao sa bahay ni Julia, pati raw yung mga maids wala kasi nag-out of the country. Tapos sabi ko, di bali sabihin mo pagdating na lang ni Julia. So I think a week after dumating si Julia, tinanong ko ulit kung pwede ko nang padala. Walang reply na pwede kong padala. So tinanong ko ulit kung hindi ko pwedeng padala sa mismong bahay ni Julia yung regalo ko, baka pwedeng padala ko na lang sa bahay ni Marjorie. Eh hindi rin nag-reply, walang sagot. So eventually netong mga a week or two weeks ago, ang sabi sa akin, sa Viva ko na lang daw padala yung regalo, which is hindi ko pa nagagawa. Actually, hindi yung regalo ang importante sa akin makarating kay Julia. There's a letter there inside the gift. Actually, hindi rin ako nag-e-effort na puntahan sila sa shooting, kung malalaman ko man kung nandun sa shooting or may event na nandun sila, kung sino man sa kanila. Ang akin kasi, ang kinakatakot ko, kasi baka mamaya puntahan ko sila ron by surprise. Baka hindi ko matanggap yung pag umapproach ako at hindi ko nagustuhan yung balik sa akin, baka mawala yung pagiging good boy ko. Kaya tatakot din ako sa sarili ko. Then, on Father's Day, di ba, yung common friend namin tumawag sa akin. Ang sabi sa akin, Dennis, yung mga anak mo daw papadala ng food. Okay lang daw ba? Sabi ko, okay lang. So, after mga 2 hours, dumating yung food. Siyempre, pagbukas ko ng food, ano mo una mong hanap? Happy Father's Day pa or kahit ano, note. And there was none eh. Hindi ko alam, i-appreciate ko ba to? So sabi ko doon sa common friend namin, sabi ko, ang gusto ko words eh, hindi food. Kasi nung birthday ko, ganun din, nagpadala rin ng cake. Tanong ko yung supot, wala rin note. Walang happy birthday, wala. Yun yung tanong ko, parang total, naalala mo na yung tatay mong bigyan eh. Hindi, lagyan mo na ng note. Diba? Ibig sabihin, naalala mo naman. Tapos may nakikita naman akong mga bashers na mas marami bashers ko na galit eh. Kasi syempre, mga fans ng mga bata. Tapos mayroon isa nakalagay doon na parang ikaw naman na reklamo mo, dapat nga in-appreciate mo na lang dahil pinadalaan ka ng pagkain. Eh, hindi ko na sinasagot eh. Pero kung sasagutin ko siya, ang sasabihin ko lang sa kanya, iha, bata ka pa, hindi ka pa magulang, kaya hindi mo alam. Siguro kung bata, barkada, kunyari magbarkada kayo, magkagalit kayo, yung barkada mo, pinadalan mo ng cake, kahit walang note, peace offering na yun. Pero iba yung amin. Alam mo yun, mahaba ng panahon yung dinaanan. Hindi siya nagagamot ng pagkain lang. I tried calling, pero pag hindi ako sinasagot, hindi na nagtatry ulit. Ikaw, nakita mong may miss call ako. Kahit na busy ka, kahit busy ka the whole day, o busy ka the next day, siguro on the third day, tatawagan mo ako, diba? O hindi, te-text mo ako. O pare, bakit? May problema ba? Bakit? May miss call eh. Pasensya ka na, busy. Gaganon ka, diba? Sa mga kaibigan mo. Kahit ako, kahit di ko naman ka-close eh. Panakita ko may miss call eh. Eh, ganun din sa kanila, diba? Kung gusto nilang mag-return call o mag-text ba, doon magagawa naman. Yung sa personal, yes. Kaya, there's one time na dumalaw ako kay Jano and Diego was there. Nagwa-basketball. So, sabi sa ni Jano, nandiyan si Diego sa labas na lalaro. Sabi ko talaga, yung pelikulang ginagawa ni Julia, si Diego ang leading man. So, yun, kinausap ko si Diego. Sabi ko kay Diego, Diego, meron kasi akong gift. Eh, yun pa yan ha, yung ano pa yan ha, yung birthday gift pa. Pagka may time ka, baka pwede ikaw na lang mag-abot kay Julia ng gift ko. Kasi may shooting kayo po. Eh, nung time na yun, nag-abroad si Diego. So, nung bumalik, hindi na kami nagkita. Hindi na ko naman sila napuntahan sa shooting. Tsaka, yun nga, natatakot ako kasi, alam mo, siyempre artista din ako eh, diba? Kunyari, shooting, dumating ako. Pag dumating ako doon, iba yun. Eh baka mamaya ma-reject ako. Baka mamaya I will not be treated na yung ina-expect kong treatment na dapat ko makuha. Diba? Sigurado magiging action star ako. Kung anong magiging reaction nila eh. Lalo si Julia, diba? Hindi ko alam magiging reaction niya dahil ibang Julia na itong pinag-uusapan natin. Hindi na ito yung Julia na nakilala ko nung bata. Ibang Julia na malambing sa akin, malapit sa akin, sobra. Siyempre, through the years, diba? Maaaring may mga kwento or may mga istorya na nakarating sa kanya na hindi accurate na hanggang ngayon, siguro dala-dala niya yun, diba? Tapos during the times na medyo nagkausap kami sa telepono, nagalit ako, siyempre sumisigaw ako, bumura ako talaga. Yeah, I say bad words, ganun talaga yun. Hindi naman ako lumaki sa loob. Lumaki ako sa kalsada, the way I talk, sa kalsada, saka ginagamit mong expression na pagkagalit ka. Nagagawa ko talaga yun, nasasabi ko talaga yun, pero hindi ibig sabihin nun eh. Ganun ang magulang. Makakapagsabi tayo minsan ng masasakit na salita dahil gagalit tayo, pero hindi ibig sabihin na hindi mo hindi lamahan.
Hindi ko maintindihan kung bakit yung mali lang ang nakikita. Pero yung mga tama na nagawa ko nung mga nakaraang nalilip sila, nakalimutan na lang. Kapagod na. Kaya pumayag na ako sa iyo ngayon. Kasi papagod na ako. Sabi mo, hanggang kailan. Pero may mga oras na napapagod ako. Kaya alam, pag dumadating yung mga special dates, hindi ko na matiis. Hindi ko na titiis. Kunyari, matagal pa yung birthday. Nasabihin ko sa sarili ko, hindi ko na babatiin ito. Bigari naman, ganun ako. Pero pag dumating na yung date, hindi ko rin na titiis. Babatiin ko. Yes. Oo. Pero hoping ka na masagot ka. Hoping lang. So, saan nagagaling yung mga anak? Ang kailangan kasi sa akin, tsaka sa mga bata, magkausap ng diretso. Gusto kong malaman nyo, ito yung buong kwento. Ito yung buong kwento sa side ko. Itong kikwento ko, ito walang edit ito. Kompleto to. Ngayon, kung dun sa kwento ko na to, iba yung alam nyo at ayaw nyo paniwalaan tong kwento ko, okay na rin sa akin. At least nakarating sa inyo. Mamatay man ako bukas, nakarating, ito yung kwento. Kasi mahirap yung analaman nyo lang kwentong buo yung sa kabila. Eh. Kasi kaya ako minsan sumasamahan loob ko dahil parang pag pito bang mabuti ginawa ko sa'yo tapos tatlo yung mali, ang tatandaan mo lang yung tatlong mali. Eh yung pitong tama, wala. Kaya minsan hindi ko alam kung hanggang saan eh. Kaya sabi ko nga, bayaan na nga, bayaan mo na. Sabi ko, ganun talaga siguro. Ang importante ngayon sa akin, eh mag-focus muna sa pagtatrabaho kasi kailangan ko. Dahil may dalawa pa akong anak na sinusuportahan, mga maliliit pa, isang 10 years old, isang 6 years old. Kaya yun ang importante sa akin, kailangan meron akong regular na trabaho. Si Diane, yung nasa Amerika, yung may asawang LGBTQ, oh. Di ba? Tsaka si Luis, ano lang yan, lagi lang magsasabi sa akin niya na, pa, hindi ka nag-iisa, we're with you, sabi niya. Alam nila eh, alam nila yung pain na dinadaan ako. Hindi lang nasasalita yung mga yun. Tsaka si Luis, yung panganay kong lalaki, hindi lang nasasalita yun, pero sabi niya, pa, kaya hindi ako pupunta ng abroad at hindi ko binalak magtrabaho sa abroad dahil ayoko maiwang ka rito. Gusto ko nandito ako dahil sa'yo, sabi niya. Kasi alam niya yung ganun yung trato ng iba kong anak eh. Nakakatawa nga, yung mga anak ko nasa abroad, mas madalas ko pang kausap kaysa kay Julia, kay Claudia, tsaka kay Leo. Noong araw, si Julia tsaka si Claudia lang, hindi ko nakakausap, pero si Leo nagkakausap pa kami. Kasi nga nung, paano sumama rin ang loob ni Leon sa akin kasi nagalit siya, di ba? Noong last year ba yun, Father's Day, nagpost ako ng dalawang picture, di ba? Si Julia, si Claudia, tapos si Leo. Tapos nilagay ko rin na, I think, you forgot to greet me on Father's Day. Diba? Dalawa yun. Pinost ko sa IG. Sa mga loob ko eh. Ang mga anak, nakalimutan niyo yata ako bagihin. Tumawag si Leon sa akin. Sabi niya, pa, what's that? Parang ganun. Tapos umiglis-inglis si Leon. Eh, sinagot ko siya ng... Sabi ko, tapos ang dami niya mga sinasabi. Sabi ko, wala akong karapatan sabihin sa akin. Tsaka, intindihin mo ako dahil ikaw na lang yata ang anak ko natitira dyan. Sa side na yun. Ayokong pati ikaw mawala pa. Tapos nakiusap siya na pwede ba patanggalin mo na, delete mo. Siguro after an hour, dinelete ko pareho. So, minessage ko pa siya. Sabi ko, Leon, dinelete ko na. I'm sorry, ganyan-ganyan. Sabi ko, namimiss ko lang kayo. Tapos the next day, Wednesday ata yun, Friday, doon yung pinost yung ano. May post siya, sorry. Oo, yung pinost niya, yung ang ganda ng pagka-compose. Masyadong perfect, parang ang spokesperson ng korporasyon. Ano naging reaction mo doon? Nag-message ako sa Bible. Sinabi ko kay Leon, Leon, akala ko ba nagagalit ka dahil bakit ako nagpo-post sa social media? Uh-huh. Eh, nung sinabi mo sa akin na i-delete ko yung post ko, dinelete ko naman kaagad. And then, ang ganti mo sa akin, magpo-post ka ng ganun nung Friday. Wednesday yun. So, hindi ko naintindihan. Lalo kami, hindi na. Mula nun, hindi na kami nag-usap. Isang taon na ngayon. Tapos, pagkatapos nun, pati si Daniela, hindi na rin. Thank you for watching and don't forget to subscribe.